So yun pong ating shredder, mapapakinabangan natin siya. Ayan, paggawa ng ating organic fertilizer. Pwede po tayo maggiling ng mga pakain natin sa manok, bibe, gansa. At pwede na rin tayo gumawa ng cocopeat sa mga nagagawa po ng mga plantitos, plantitas dyan. Yan, pwede po tayo mag-produce ng cocopeat. So pwede na po dyan yung 2 inches diameter ng kahoy. Pwede po yung coco husk, damo, papel, gulay, or mga prutas na sira, or anything na nabubulok, pwede nyo pong gilingin at i-convert natin into organic fertilizer. Yan, so ito sir, ano naman itong machine na to? So ito naman yung ating multi-purpose shredder with built-in wood chipper. Mm-hmm. So dito pwede natin gilingin yung ating mga tree cuttings, yan, mm-hmm, yung mga bunot ng nyog, damo, papel, yan, mm-hmm, mga mostly bio-waste po yung mga ating bio-waste na so, pwede na pa nilang gawing compost, yes, eventually. Na. Gano naman kapino ang ano na ito, pagka shred niya? Naglalaro siya ng 0.5 cm to 2 inches. Depende 2 inches sa materials. Yan. At gaano kalalaki ng mga sanga-sanga ang kaya niyang ito pasok? Naman, ang kaya natin sa dito na sanga is maximum 2 inches in 2 diameter. Inches. Sa ano niya. So ito po, pwede natin siyang gamitin ng electric, pwede pong di gasolina or diesel. So for demo po ngayon, kinabitan natin siya ng 7 horsepower diesel engine. Diesel engine naman. Ayan. Mm. Kasi may mga advantages at disadvantages. Ayan. Sa mga ayan. Pag diesel engine siya, anong advantage? Ang advantage niya, high torque to. Mm. Powerful. Mm. Pero sa pagpapaandar, medyo kailangan ng hard start. Yes. Medyo kailangan ng brasuhan. Kaya pala malaki braso mo, sir. So yun ang advantage niya. Ayan. Pagka di gasolina, high speed naman siya, low torque. Mm. Madali naman paandarin. Madaling paandarin. Yes. Pagka naman po di kuryente, minimum natin dito is 3 horsepower. 3 horsepower. Single phase to 20 volts. Mm. Pero advice namin kahit 5 sana, 5 HP. Pagdating sir sa maintenance? Maintenance sa engine, change oil yan, belt, dapat lagi siya napapalitan kapag napupudpud na. Mm. Tornillo, laging chine-check kung maluwag ba, dapat higpitan lagi yan. Yeah. Siyempre, yung blade, hinahasa para tumalim. Ayun. So, yung paghahasa depende sa kung gaano ka dalas yung ginagamit. Yes. Okay. Advice naman, ang change oil kasi kung halimbawa gasoline or diesel engine tayo, every 100 hours ng operation. Mm. So, kayo na bahala maglista ilang oras mo siya nagagamit daily. Mm-hmm. Basta na-reach mo yung 100 hours, change oil ka, sabay mo na grinding ng ating blade. Ayun. So, regular maintenance na pagdating sa blade. At lagi tinatanong natin mga kababayan, warranty sir? Meron tayong 6 months warranty doon po sa ating fabricated machine, hindi po kasama yung engine. So since si engine kasi usually mga China kasi nabibili yan, po. Pero pag ang mga branded like Kubota or Yanmar, mayroon siyang 2 years warranty. So pero dito sa ating fabricated 6 months. 6 months. So basta po lilinawin natin sa ating mga customer, dalhin po natin dito sa ating shop kasi nandito yung ating mga makinarya, panggawa at pang-repair. Okay. So, pag dinala nyo dito yan, within 6 months po, libre po ang labor at materials. Mm. Yun po ang... Yeah. After 6 months, after 6 months may po, charge na. May charge na. Pero mas maganda sa amin yung pumadala kasi kabisado po namin yung ating makina. Yeah. Huwag nyo na po dalhin sa mga ibang machine shop. Kung sino po yung creator, ang designer, dito nyo na lang po dalhin. Ayan, so magde-demo na po tayo ngayon. Sige, sir. Mayroon ka pa sir, hindi nabanggit tungkol sa design na to. Wala na, talagang ito, self-explanatory yung paggamit nito. Eh. Makikita nila kung ano yung mga dapat natin ginigiling dito at ano yung capacity niya. Yeah. So kung meron kayong mga trimmings dyan, meron kayong mga basura tulad ng coco husk, ayan, mga damo, instead na sunugin na lang natin, which is alam naman natin, hindi naman maganda sa environment. So why not gilingin natin, mapakinabangan pa natin, maging fertilizer yan, o maging pakain yan sa mga alagang hayop, mas mapapakinabangan. Kung magsusearch po yung ating mga customers, ating mga viewers, nagre-range siya ng 100,000. Pero dun po sa atin, set na siya with 7 HP diesel engine, 68,000. Ready to use na yun. Ang shredder naman ay available na yan decades ago, matagal na. Kaya lang natin ino-offer niyan availability, affordability, at durability. Bilang fabricator, gusto natin makatulong tayo dun sa ating mga farmers na makabili sila ng equipment sa murang halaga.